Gusto lang na ako ipahibalo sa inyo, ha. Before the incident, no, kaganina, two emissaries were sent to talk to Governor Hubahib, asking him na, Gob, ayaw na ipadayon ng rally sa April 14 diha sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emissaries kini si Anton Lagdamio. Ang sulti niya, dili daw ipadayon ang rally tungod kay maulawan daw siya kay siya ang SAP taga Davao del Norte nang hambog siguro nga kaya niyang kontrolon ang Davao del Norte. Unya, maulawan po daw ang mayor sa Tagum City nga si Chung Uy ug ang vice governor nga anak kini si Uyu Uy. Kay dako na sila og kwarta nga nakuha kang Martin Romualdez. Hangyo sila nga dili ipadayon ni Governor Hubahib. Ang tubag ni Governor mauni. Ingon siya, murag lisod na himuon. Siya, ako, si Governor Impanea, wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na yaman na pwede kong ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang, pwede kong ipagmalaki na meron akong isang salita. Na bigay ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa sports complex ng Davao del Norte. At sabi niya, nag-commit ako ng 100,000 participants ng rally dahil nga ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya, may commitment sila kung ilang dadalhin na participants. So nag-come up si Governor ng 100,000. Ngayon, kala ni Governor, tapos na yung usapan. Then the following day, meron na naman pumunta sa opisina niya. Ang sabi, Gob, pinapatawag ka ni Anton Lagdamio, nandito sa Tagum City, nandoon siya sa isang restaurant. Eh, ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nag-aantay para makipag-usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdamio? Eh, itong mga taong ito, may mga kailangan ito, may problema. So, ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdamio. Ngayon, nagalit si Anton Lagdamio kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Hubahib at hindi siya hinarap doon sa restaurant. Tapos, sinabi nila, okay, di kung hindi natin makumbinsi si Governor, edi palitan na lang natin yung Governor. Pwedeng suspende, di ba? Ginawa nila ngayon ng paraan, kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Hubahib. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice, itong si Bersamin. Sabi ko, eh, former Chief Justice ito, dapat, he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Malinaw sa ligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga tiga DILG, pinapareceive yung order, hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa Capitol. Ang ginawa nila, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate.
At pagkatapos, siguro in 30 minutes na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung vice governor as acting governor. Ngayon, pagkatapos silang pasumpain, ang sabi ko kay Governor Bahib, huwag kang umalis dyan sa opisina mo. Because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong taga Davao del Norte. Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Unang-una, si Bersamin, appointed nga lang yan eh. Hindi nga elected official yan. Tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte dyan sa Capitol. Eh anong karapatan niya para gawin yun? Para sa akin, sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oyo-Oy, illegal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag-a-appoint mo ng acting governor? Ang acting governor, pagka walang governor, inandyan yung governor. Kaya nga sabi ko doon sa mga empleyado, kasi magkakaroon ng iskandalo ito. Dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila, dalawang gobernador sa Davao del Norte. Merong totoong gobernador at merong fake na gobernador. Ngayon, sinong susundin ng mga tao? Siyempre, yung mga empleyado malilito. Pero ang sabi ko sa mga empleyado kanina, sabi ko, isipin nyo na yung gobernador na inilagay ng DILG, hindi yan totoong gobernador. Vice governor lang yan. Inilek yan ng taong bayan bilang vice governor, hindi gobernador. Ngayon, kayo ang naglagay ng acting governor, yung DILG. So sabi ko, bakit susundin yan? Hindi nyo dapat sundin yan. Dahil lahat ng action niyan sa para sa yung mga abogado, considered ultra vires yung action. Hindi po valid yun. Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon, eh, wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito ha, a few weeks ago, Governor Edwin Hubahib was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, Seal of Good Governance. Recipient siya niyan. Ang nagbigay, DILG. Ngayon, tatanggalin mo yung tao na yon who just received an award from DILG, yung Seal of Good Governance. Eh, masyadong unfair naman and unjust, di ba? Kaya nga sabi ko, ang hirap talaga pag ganito ang sitwasyon, ganito ang administrasyon, hindi mo maintindihan. Kaya tinatanong nila ako kanina, paano yung rally sa Sunday? Sabi ko, ang rally sa Sunday, ito. Ito rin ang napakasunduan namin ng mga mayors. Come hell or high water, tuloy ang rally sa Davao del Norte.